Basically, yung ROCKTHEM kasi, ano eh, binuo yun ng apat na tao. So, isa ako doon, tapos si Tan, saka si Hajes, saka si Macdo. So, yung, kung mapapansin mo, yung DEM, yun yung mga initials ng mga pangalan namin. So, yun ang ROCKTHEM talaga. Si Tan kasi, banda ng Apo sa Singit. Tapos ako naman, may banda ako sa Dubai before. So, nagkaroon kami ng connection. Tapos, in the long run, naging close kami ni Tan. Tapos, bigla naming naisip na bakit tayo hindi tayo magbuo ng isang music group. So, yun, kinontak namin si Macdo, tsaka si Hajes. Mukusrug ako nun eh. Hindi pala. Hindi, tinext na ako ni Tan eh. Sabi, Macdo, umuwi si Errol, yung taga-buhay, yung kamukha ni Joros dun. Na vocalist nga siya dun sa, ano, Dubai. So yun, sikat na sikat pala dun. Kumbaga, ano na talaga, natitibi na. Una, nagsimula kami sa parang kami-kami muna. Tapos, nung tumagal, habang nabuo na namin siya, gusto naming palawakin. Para mabigyan din ng pagkakataon yung mga banda na ano, na ma-expose yung mga talent. Pero ang ROCKTHEM binuo para mag-unite yung mga banda sa siniluan. Magkaroon ng parang isang grupo ng mga musician dito sa atin para ma-expose yung mga banda. So, kung may mga potential, makikita ng ano, mahahasa ang mga banda na to. Yung mga una kasi ano yan eh, halo-halo. Yung mga demonyong tumugtog, yung mga pa-virgin, halo-halo eh. Pero ngayon, lahat sabi nga, napagkasundo na pa-virgin muna ng mga taga-siniluan lang. Kaya, kung wala masyadong murahan, peace be with you. Yung ROCKTHEM kasi composition to ng iba't ibang uri ng musika eh. Merong alternative, merong screamo, merong emo, may blues, may jazz. Sa musika naman, malaya kang ipahayag yung gusto mong ilabas eh. Kung maingay yan, kung love song yan, kung anong klaseng genre ang gusto ng banda. Inire-respeto naman dapat eh. So, dapat lang, sa mga nakikinig, sana ma-appreciate nila yung gustong ialay ng mga banda para sa kanila. Well, alam mo, ngayon, very inspiring na maraming banda. Kumbaga, nasa dugo na ng Pilipino yung magbanda ngayon. Kumbaga, mapapayo ko, kung meron kang talento, kung meron kang nais ilabas na talento sa buhay mo, kaya bata ka o kaya matanda ka, yun lang, ilabas mo lang para ikaw rin naman magbe-benefit eh. Mga bagong banda, kailangan pagtutugtog ka, hindi lang yung tumutugtog ka na parang gusto mo lang tumugtog. Kailangan pagtutugtog ka, ipaparamdam mo sa tao yung musika mo na magugustuhan nila. Yung mga naranasan ko dati, no, mga nagsisimula, hindi yun. No. Masaya, enjoy lang, huwag yayabang. Kasi kung gano'ng kagaling, pero pag narinigan ka na sa tao na mayabang sa yabang, wala. Walang iidolo sa'yo.
Ah, oo, matagal na ano yan. Medyo matagal na yung issue pagdating sa banda. Usually, karugtong talaga, parang nag-a-addict, pariwara yung mga bata. Pero masasabi ko ngayon, ang generation ng mga nagbabanda, hindi na rin masyado karugtong yung pagdodroga eh. Kumbaga, kung akong pagbabasihan, ay wala. Banda lang. Banda, musika, iaalay mo sa mga mahal mo sa buhay. Napakasimple. Diba? Sa ngayon, meron pa rin siguro eh. Pero hindi na masyado. Siguro mas talamak ngayon, alak na lang, mga alak. Hindi naman porke nagbabanda ka, mukha kang addict, eh addict ka na. Kumbaga, sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Diba? Ang ROCKTHEM is non-partisan group. Ibig sabihin, malaya ang bawat grupo o bawat membro ng banda kung sino ang iboto nila. No to politics kami, ano lang. Wala kaming pakalam sa kanila. Gusto nila lang magbigay ng tulong sa ROCKTHEM. Sige lang, laro na lang. Kasi kami naman, non-partisan kami. Well, ano, hindi naman sinasabi namin anti-politics kami. Kumbaga, yung mga member ng ROCKTHEM, may karapatan silang pumili. Kung nga ROCKTHEM, ako yun, dancer sa Paite. I love dancing talaga, second lang ang drumming. Siguro. Nasa bahay lang. Pupunta sa palayan, pupunta sa kainin. Session, salamat sa ROCKTHEM. Hindi dahil sa kanila, lahat ay dahil sa kanila. Madaming plano. So, binabalak namin, naghahanap na isip ako ng venue na yung bang parang mga warehouse. Kung baga may pagka-underground scene, tapos kakakan tayo. Halo-halo rin naman. Hindi, walang discrimination. Basta lahat sama-sama dun. Kahit anong tugtugan. So, hopefully, sana meron pa tayong tatlong gig bago matapos yung taon na to. Tapos, every gig, dapat may purpose yung gig. Katulad ngayon, meron tayong feeding program for this gig na magpapakain tayo sa mga bata. Alam ko, yung kikitain namin dito sa gig na to, kung may kikitain o wala, magkakaroon kami ng feeding program para sa mga bata. Mamimigay yata kami ng aklat, sinelas, napakain. Ang purpose kasi nung benefit concert na to is para malaman ng mga magulang natin, mga matatanda, na ang ROCKTHEM, ang music dito sa Siniluan, hindi lang panay-ingay, hindi lang panay-inuman. Ibig sabihin, ang mga musikero dito sa Siniluan is tumutugtog para rin makatulong. Para sa lahat, sa mga banda, galingan yung galingan nyo lang. Pag may pangarap kayo, mararating nyo rin ang pangarap. Sa mga musikero na nais i-expose yung kanilang musika, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi yung pag-asa, hindi naman niya nabibili. Libre lang yan. Maging ano tayo, maging experimental sa music. So, malay natin, isa sa grupo sa ROCKTHEM, sumikat. Sa ROCKTHEM, sana maging tumatag pa. Ay, hindi lang kung 5 taon, 10 taon. Sana may pamana namin yung pagtulong namin para sa banda. Okay. So, rock and roll, sana maging successful yung susunod na gig, next gig. And then, hopefully, sana may mga susunod pang gig. Salamat sa mga pumunta!